Aabot sa 200 tonelada ng fossilized shell ng taklobo na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ang nasabat sa Palawan. Paliwala ng Philippine Coast Guard, may malaking grupong nasa likod ng ilegal na bentahan ng mga ito. Nakatutok si JP Soriano. Itinuturing na ivory of the sea ang mga giant clam o taklobo. Kabilang ito sa endangered species, kaya bawal ang pagkuha dito at maging ang byproducts nito tulad ng shell. Pero aabot sa 200 tonelada ng fossilized shell ng taklobo ang natagpo ang nakatambak sa bahaging ito ng Green Island sa barangay Tumarbong, nasa 10 nautical miles ang layo sa mainland Rojas sa Palawan. Nabisto ito sa operasyon ng Philippine Coast Guard, Palawan Council for Sustainable Development at Maritime Police. Sa reporta na kuha ng Coast Guard, mga Pilipino ang mga salarin na nagbebenta ng taklobo sa mga dayuhan. Endangered na ang mga taklobo at ipinagbabawal na kunin at ibenta batay sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Aabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng mga nakuhang taklobo. So far is the biggest na nahuli namin. Unti-unti nilang iniipon, hinuhukay nila doon sa parang may bundok doon sa isla. Hinuhukay nila yung iba doon naman sa mismo sa dagat. Mayroong barko na manggagaling Japan or manggagaling China para haputin itong mga giant fossilized giant clams nito. Ang mga suspekto manging magpa-aresto noong una kahit nahuli raw sila sa aktong nagkukubli ng mga taklobo. Plainview nakita na ikaw po ay holder ng giant clam. Dinala sila sa Palawan Council for Sustainable Development para i-inquest at sampahan ng kaukulang reklamo. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng mga sospek. Pero ayon sa PCG, posibleng may malaking grupong nasa likod ng ilegal na bentahan ng taklobo. Ayon sa Marine Environmental Protection Group, malaki ang papel na ginagampanan ng mga taklobo para mapanatili ang balanse ng ecological at marine life sa karagatan. JP Soriano, nakatutok 24 oras.